Magandang umaga sa inyo po diyan sa Baguio. No, mapagpalang linggo. Makipagbukas lang po kayo sa akin dito sa Romans chapter 1. No, chapter 4, no? Romans chapter 4. Sisimulan po natin dito sa verse 16. Okay. So sabi niya, kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig by faith. Nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod na sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Okay po, ang bago po natin ituloy ito, alam niyo po ba na ang lahat ng pangangailangan natin, yung material man, kagalingan man, direction man, ay ang way para makuha natin yan ay sa pamamagitan ng pag-faith. Yes, yan po yung pinaka paraan. Ngayon po, para makuha mo yung mga pangailangan mo, kailangan mo ng pera. Pagpapalit mo yung pera doon sa bagay na gusto mo, kahit sa pagpapagamot. No, hindi ka makakabili ng nakakakuha ng gamot doon sa drugstore kung wala kang perang pangpalit. No, ngayon kung meron ka mga coupons o sabihin natin yung kung ano mang code na libre yung gamot, meron pa rin nagbayad diyan. No? Hindi ka makakapunta ng SM na kukuha ka ng damit na gusto mo na lang. Ay kailangan mong meron ka ipagpapalit. Ano 'yun? Yung pera. Kasi pag hindi ka nagpalit ng pera, nilagay mo sa bag mo 'yan, pag nanakaw 'yun. 'Yun yung medium na nagmagiging palitan para makuha mo yung pangangailangan mo. No, ganito rin po rito sa buhay Kristiyano na tayo bilang mga mananampalataya ay dapat na paraan para makuha natin yung pangangailangan natin sa Diyos ay by faith. Kaya nga, ang sabi po ng Biblia, the just shall live by faith. Yung pagkain mo, na kakainin mo araw-araw by faith. Yung material na kailangan mo o gusto mo, makukuha mo yan by faith. Naging yung kagalingan na gusto mo ay makukuha mo by faith. Yun yung paraan na nilagay ng Diyos para makuha mo yung kailangan mo, yung gusto mo ngayon at sa future sa pamamagitan ng faith. Kung sabi niya gano'n, kung may faith ka, magagawa mong magagawa mong paalisin yung bundok . No, kung may faith ka, masasabi mo rin sa puno na paalisin mo rin yung puno, papuntayin mo rin sa dagat, magsama silang dalawa ng dagat, yung puno. Magagawa mo yun kung meron kang pananampalataya. At ito po, meron kang pananampalataya. Ano yung faith na yan? Nakuha mo yan sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba na yung faith na gagamitin mo para ipag-pray o kunin yung cellphone na gusto mo ay yung faith na ginamit mo para ma-born again ka. At ngayong born again ka na, may faith ka. At yung faith na ginamit mo para tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon, yan din yung gagamitin mo para makuha mo yung cellphone mo na gusto mo. Hindi lang yan kasi wala po ako alam na tao na hindi nagkakasakit lahat tayo, no? Ang alam ko lang na hindi nagkasakit si Jesus. Pero yung mga ordinaryong tao katulad natin, lahat yan one form or another, talagang dadaan o dumaan at dadaan pa sa sakit. Ang maganda rito, ang Diyos nagbigay na ng kagalingan, no, paraan para tayo gumaling. Paano mo makukuha yung kagalingan na yan? Always makukuha mo yan sa pamamagitan ng faith. No? Ito yung way para makuha mo yan. Kaya nga sinabi po ng Bible na the just shall live by faith. Isa pa po ito. Yung pupunta ka ng SM. Alam, bibili ka ng gusto mo. Hindi mo makukuha yung kung wala kang perang pamalit. Mas mahal yung bagay na gusto mo, mas maraming pera ang ibibigay mo, no, bilang pamalit.
Eh, kung gusto mo sabihin natin, eh, kung dadaanin mo yung daan, dadaanin mo yung sa pamaraan ng gamot, yung katawan mo, yung sasakit mo, eh, hindi ka pwedeng pumunta ng drugstore na kukunin mo na lang yung gamot doon, no? O kaya sa SM, kukunin mo na lang yung damit na doon sa department store. Pag ginawa mo yan ng wala kang pamalit, ang tawag doon, pagnanakaw. Hindi po tayo tinawag na gawin natin yon. Ngayon, ito yung medium, yung pera yung medium na pamalit doon sa gusto mo para makuha mo. No, ang nakalagay po sa Biblia, ang pamalit natin doon sa kailangan at gusto natin. Kailangan, yung gamot sa katawan mo, yung kagalingan sa katawan mo, yung material na bagay na gusto at kailangan mo, ang pamalit doon para makuha mo ay sa pamagitan ng faith. No? Magpe-faith ka. Ngayon, marami pong mga tao ang hindi masyadong maintindihan itong faith na ito eh. Eh, sabi nila, paano nga ba yun? No, eh, hihiling ka sa pangalan ni Jesus, maniniwala ka. Yan, ganun lang ba yun? Alam niyo mga kapatid, mahirap kasi magtiwala sa isang bagay na hindi mo pa nasubukan eh. No? Pero ito yung lifestyle na gusto ng Diyos para sa atin. Ituloy po natin ito. Ganito ang nasusulat sa verse 17, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. So nakabase tayo sa nasusulat. Anong nasusulat? Itong Word of God, nasusulat. Basta nasusulat yan at pangako sa atin yan, pwede nating makuha yun. No, ngayon, kung hindi nasusulat dito na hindi mo pwedeng hilingin. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, sa mga baguhang Kristiyano, maganda pong pag-aralan nila yung ano ba yung mga bagay na pwede nating hilingin. Pwede ko bang hilingin na mamatay na yung kapitbahay ko? Hindi. Bakit? Wala sa Bible yun eh. Dito sa Biblia, pag-aralan po natin yung mga bagay na pwede nating hilingin. No? Kasi hindi naman lahat ng maisipan mo, pwede mong hilingin. Tulad yung kukunin mo yung boyfriend ng iba. Hindi mo pwedeng gawin yung ganun. Hindi mo pwedeng hilingin yun. No, hindi mo pwedeng hilingin yung asawa ng iba. No. Hindi, okay, hilingin mo sana masagasaan na siya. Hindi pwede yun. Hindi papakinggan ng Diyos yun. Bakit? Wala naman nakalagay na ganun sa Bible eh. Ang sabi nga niya, huwag mo hahangarin yung pag-aari ng iba. No, ngayon, hindi mo nga pwedeng okay, tuloy po natin ito. Sabi niya ganun, tingnan niyo po, sa verse 18, sabi niya, bagamat wala nang pag-asang magkaanak, sino? Si Abraham, wala na. Hindi na, lolo na siya. At maging si Sarah po ay lola na. No? Pero wala nang pag-asa, pero ito eh, may pangako ang Diyos. May promise ang Diyos. At kung may promise ang Diyos, pwede mong hilingin. Wala nang kinalaman kung incurable man yung sakit mo, wala nang gamot dyan sa sakit mo, o imposible na yung sitwasyon mo, o sabihin natin, imposibleng makabili ako ng ganitong bagay dahil wala akong pera. Hindi nakabase yan sa laman ng bulsa mo. Hindi nakabase yan sa lala ng sakit mo. Basta may pangako ang Diyos, makukuha mo. Yun ang nakalagay dito sa Biblia. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. So naniwala pa rin siya. No? Importante po yung maniwala kaya hindi yung maniwala ako. Hindi ganun. Kasi kung ganun ka, hindi ka naniniwala at kung walang paniniwala, wala ka talagang matatanggap sa Diyos, humiling ka man ng humiling. Tingnan niyo po, no, maraming beses po na sinasabi ni Jesus sa mga pinapagaling niya, yung pinagpe-pray niya, naniniwala ka ba na kaya kong gawin ito? Palagi yun. Magtatanong siya sa mga tao bago niya pagalingin, bago siya gumawa ng himala, naniniwala ka ba na kaya kong gawin ito? Marami po mga tao naniniwala sa Diyos. And parang ganito eh, naniniwala ka na that God exists.
Oh, lahat naniniwala, pero alam niyo, ang tunay na paniniwala sa Diyos ay yung alam mo na sasagutin yung panalangin mo. Yun ang tunay na paniniwala sa Diyos. Hindi yung naniniwala ka lang kasi nakita mo may picture ng ni Jesus na nakabayubay sa krus, no? Doon mga sa mga ibang simbahan, nandun si Jesus nakapako. Hanggang ngayon, nakapako pa rin. Ay, kasi kinalakihan mo na lang na paniniwala na may Diyos. Eh, hindi talaga paniniwala yan eh. Kasi ang tunay na paniniwala sa Diyos ay yung naniniwala kang sasagutin ng Diyos yung panalangin mo. Okay. Pero yung kasagutan po sa panalangin ay nakabase po sa naniniwala ka ba talaga, no? At ang paniniwala po o ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig na ano, na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos yun. Parang sales talk lang yan, na naniniwala ka na natotoo to, kaya ang gagawin mo, dahil sa pagkapaniwala mo, bibilhin mo. Yung nakumbinsi ka na totoo at maganda itong binibenta sa iyo, ngayon, maglalabas ka ng pera, bibilhin mo, tatanggapin mo. Naniwala tayo na si Jesus ay naparito para bigyan tayo ng magandang buhay at iligtas tayo sa kamatayan, sa impyerno. Ano ginawa natin? Naniwala tayo, tinanggap natin siya. At dahil sa naniniwala tayo ngayon, no? Nabubuhay tayo, nagpapakabait tayo. Hindi yung nagpakabait ka muna, tapos siya kakatatanggap, no? May mga tao po, sabi nila, lalapit lang ako sa Diyos kapag mabait na ako. Hey, hindi mo na kailangan, mabait ka na eh. Kaya mo tinanggap si Jesus kasi naniniwala ka na kaya kanyang iligtas. So, ayun, no? Ngayon, ito pong pananampalataya na ito na basihan, o ito yung medium, ito yung pagpapalit natin sa anumang pangangailangan natin ay nakabase sa mga pangako. No, hindi yung katangisip na lang, sabi nga nung narinig ko eh. Bakit ko kailangan lumapit sa Diyos na hindi ba niya pwedeng iligtas na lang ako? Na kumbaga eh, kasi Diyos naman siya eh. Eh, baka naman pwede niya ako iligtas na lang kasi kaya naman niya lahat ng bagay, di ba? Eh, di iligtas na lang niya ako. Yung hindi na ako magsisimba. Bakit may kailangan tanggap-tanggap pa yan, no? May papalapalakpak pa rin, pataas-taas ng kamay na yan. Eh, kung bakit hindi na lang ako iligtas ng Diyos? Eh, kung yun ang basihan, pwede tayong iligtas, no? Eh kaso hindi. May mga patakaran, may mga rules, may mga dapat na sundin. At kapag nasunod natin yung mga bagay na yon, doon tayo maliligtas. Eh ano nga ba yung mga patakaran? Maniwala ka sa puso mo at palabasin mo sa bibig mo. Maniwala ka na mahal ka ni Jesus at palabasin mo sa bibig mo, Panginoon, tinatanggap ko yung pagmamahal mo. Na maniwala ka sa puso mo na gusto ni Jesus na tumira dyan sa puso mo. Kaya palalabasin mo sa bibig mo, sabi mo, Panginoon, tumira ka sa puso ko. Ayun. Ano mangyayari? Ay, maliligtas ka. Kung maniniwala ka sa puso mo na si Jesus ay muling nabuhay at ipapahayag ng iyong bibig, maliligtas ka. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Ngayon, bakit? Kasi nakalagay sa Word of God. At ang sabi dito sa Word of God, bagamat wala nang pag-asang magkaanak si Abraham, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, tingnan nyo, hindi na lang basta nag-isip si Abraham eh, magiging ama ko ng maraming bansa. Hindi. Meron siyang basihan. No? Meron siyang poder na pwede niyang paniwalaan yun. Pwede siyang mag-expect doon. Ano yun? Kasi ayon sa sinabi sa kanya, may pinangahawakan siya. At tayo po bilang mga Kristiyano, sa lahat ng mga pangangailangan natin, kailangan may panghawakan tayo. Kaya nga, maghanap ka ng verse yan sa Bible. Maghanap ka ng passage yan. Maghanap ka ng isang pangahawakan mo riyan na nagpapatunay na ama ka ng maraming cellphone. No? Ama ka ng maraming nanay ka ng maraming damit. Yun ang kailangan may basihan ka. Hindi pwedeng wala.
At ano yung basehan yan? E di yung mga pangako ng Diyos dito. No? Sabi niya rito, sa verse 19, mag-iisang 100 taon na noon si Abraham at uugod-ugod na. Ang asawa naman niyang si Sarah ay baog. Ito ang problema. Nabanggit ko po ito nung mga nakaraang live ko. No? Eh, wala na eh. Hindi, kahit bata pa sila, hindi pwedeng magkaanak si ano, si Sarah, kahit na sabihin natin na nadalaga pa siya, na sabihin natin 19 years old, 20 years old, 25 years old. Eh kahit pa ganun ang edad niya, eh baog eh. Ibig sabihin, incapable. Eh nakalagay rito eh, baog si Sarah. Ibig sabihin, hindi niya kayang magkaroon ng anak, kahit bata pa siya. At lalo lang lumala. Tapos ngayon, lola na siya. Magkakaroon siya ng anak. Ang labo ata. Eh, imposible ito sa sitwasyon. No, gayon man, hindi nang hina ang kanyang pananalig. Bakit hindi nang hina? Kasi may pinangawakan siya. Kung ano man ang, ano, ang mangyari, no, na meron kang hinihingi sa Panginoon, as long as may pinangawakan ka. As long as meron kang pangako ng Diyos na pinangahawakan mo, makukuha mo 'yan. No? Actually po dito sa ano, dito sa verse 19, dito sa ibang translation, sabi niya ganoon, matanda na si Abraham, mahina na 'yung katawan niya. Pero alam niyo, ang sabi rito, halimbawa nagpe-pray ka ng ano, ng kagalingan sa sakit. Kailan mo kailangan 'yung kagalingan? Eh ngayon, habang nararamdaman mo yung sakit, hindi next year. No, hindi sa isang linggo. Ngayon mo kailangan ng kagalingan. Hindi matagal. Eh ang hirap kaya may nararamdaman ka ngayon eh. Meron kang sakit na nararamdaman, may makirot sa iyo, may masakit sa iyo. Kailan mo kailangan yung kagalingan? Eh di ngayon. No, eh, hindi bukas. Hindi sa next 10 years, sa susunod na dekada. Eh kapag hindi mo natanggap yung kagalingan hanggang sa susunod na dekada, eh mamatay ka. No? So, kailan mo kailangan yung kagalingan? Ngayon. At ito po ang nagagawa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ngayon. Hindi mo sasabihin na gagaling din ako. Walang faith dun eh. No, bakit? Kasi pag-asa yun. Umaasa ka. Ibig sabihin ng pag-asa sa future. No, hindi ngayon. Ang pananampalataya ay ngayon. Tinatanggap ko ito ngayon. No? Kapag sinabi mo, Lord, pumasok ka sa buhay ko, iligtas mo ako. No? Tinatanggap kita sa puso ko ngayon. Kaya ka maliligtas? Sa year 2030? Hindi. Ngayon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. No? Hindi sa isang linggo. Kailan? Noong tinanggap mo. At kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ngayon, ligtas ka na. At ito po, kapag tinanggap mo ang kagalingan ng Diyos, ngayon, magaling ka na. Ngayon. Ngayon ka, magaling. So, ano po yung sikreto? At sabi niya, paniwalaan mo lang yun. Maniwala ka lang riyan. Yung kay Jairus, kahit patay na yung anak niya. No, hindi na gumagalaw yung anak niya. At sabi nga nung mga eksperto rin sa paligid, no? Yung inuupahan na taga-iyak. Ay, ganun kasi nun eh. Uupahan mo para mas malakas umiyak. No, para magmukhang mas nakakaawa ka. Eh, sabi niya, huwag niyo lang gambalain yung Panginoon. Eh, alam niyo, sabi ni Jesus, maniwala ka lang. Eh, yun ang sagot ni Jesus eh. No? Papasok ni Jesus, na si Jesus doon sa bata. Doon sa anak ni Jairus. No? Nagkakagulo na. Nagpapanik na yung tatay. Pero alam niyo, sagot ni Jesus, maniwala ka lang. Maniwala ka lang. At sa mga pangangailangan natin, anong sinasabi ni Jesus? Alam niya yung pangangailangan natin, kaya ang sagot niya, maniwala ka lang. Just believe. Maniwala ka lang. At sabi niya ganun, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Ang isang sign na naniniwala ka, na nananalig ka, na natanggap mo ngayon, magpupuri ka sa Panginoon. Pero balik po tayo rito sa verse 19. Sabi niya, mag-iisang 100 taon na siya noon at uugod-ugod na, at ang asawa naman niyang si Sarah ay baog, gayon man, hindi nang hina ang kanyang pananalig. Sa ibang translation, ito po yung sinasabi. Balikan ko lang, may nararamdaman kang sakit ngayon.
Kailan mo kailangan kagalingan? Ngayon. Ngayon mo kailangan yung relief. No? Ngayon mo kailangan yung ginhawa. May nakalagay po rito sa ibang translation, sabi niya, eh, paano ba to? Nagpe-fate ako ng kagalingan, eh, may nararamdaman ako, masakit nga eh. Nagpe-fate ako na magaling na ako, eh, kaso nakakirot eh. Anong gagawin ko? Eh, dalawa lang pwede mong gawin, no? One, uminom ka ng alaksan. No? Or, maniniwala ka sa salitang ito. Alam niyo, nakalagay po sa ibang translation, hindi niya pinansin yung katawan niya. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya pinansin yung nararamdaman niya. Kung hindi, kundi nanalig siya at nagpuri sa Diyos. He considered not, yun ang word na ginamit sa ibang translation, he considered not his own body. Hindi niya kinonsider na may, oo, may nararamdaman akong sakit. Oo, mayroon akong nararamdaman kirot. Pero hindi niya pinansin yun. Ang pinanghawakan niya ay yung magaling na siya. Ang pinanghawakan niya, alin, ay yung magiging ama siya ng maraming lahi. Hindi niya tinignan na yung asawa ko, eh, walang kakayanan magkaanak. No? Mga kapatid, may mga alam po akong mga kwento ng mga tao na mga babae po na nagkaanak kahit walang matres. Nagtataka nga yung mga doktor eh. Saan lumaki yung bata? Yun ang himala. No? At meron po akong alam ng mga kwento na katulad nung mga nababanggit ko sa live ko, nakakarinig pero walang butas yung tenga at walang eardrums. Paano nangyari yun? At may mga alam po akong mga kwento na pinanganak ng mga bulag, walang mata pero nakakakita. Eh meron nga akong alam eh, na kwento na magmula nung nababtize siya sa Holy Spirit, magmula nung nag-tongues, nababasa niya yung Bible pero yung mga magazine, hindi niya mabasa. Yung mga comics, yung mga dyaryo, hindi niya mabasa. Pero pag Bible na babasahin niya, nababasa niya. Anong tawag doon? Yun ang himala. At yun po ang nagagawa ng pananampalataya. Yung kung ahawak ka lang doon sa salita ng Diyos, matatanggap mo ang kahit ano. Bakit? Ang sabi niya, walang imposible sa sino mang nananalig. At ito po yung gagamitin natin para makuha natin lahat ng mga pangailangan natin. Eh kung malaki ang faith mo, edi malaki rin ang makukuha mo. Ngayon, kung maliit ang faith mo, eh kasing laki ng bundok, mapapaalis mo pa rin. Basta gamitin mo lang. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na mahina ang faith ko eh. Alam niyo mga kapatid, dito sa Rema, kung talagang Remanian ka, at namatay ka, sabihin natin, sa sakit, no, na hindi mo pa time, lilinawin ko po, ito. Kung talagang Remanians ka, at sinusundan mo ang mga katuruan na ito ng taga-Rema, actually, hindi ka pwedeng mamatay sa sakit. Hindi. Ngayon, nangyayari lang ito kapag ka time mo na. No? Eh, si Kenneth Hagin po, tumigil na lang ang puso eh. Nag-stop na lang yung heart niya. No? Na kumakain daw sila noon. Siguro, something na almusal. Tinignan niya yung asawa niya, ngumiti. Tapos, pumikit na. Patay na. No? Kinuha na lang siya ng Diyos. Somehow, somewhere, titigil din yung heart mo eh. No? Pero ito, kung ikaw po ay, sabihin natin, sinusundan mo mga teaching na ito at ginagawa mo to, hindi ka mamatay ng wala sa panahon eh. Hindi ka kukunin ng Panginoon ng wala sa panahon. No? Kasi paulit-ulit kang pagagalingin at pagagalingin ng Panginoon. Bakit? Eh, yan ang promise niya eh. Hindi mo kailangan ng sobrang laking faith. Basta kung meron ka lang maliit na faith, meron ka lang sapat na faith. Kasi ito po, hindi ka pwedeng maborn again kung wala kang faith. Kasi by faith, we are justified. By faith, we are saved. At yung faith na ginamit mo, na ma-save ka, yung faith na ginamit mo, na maborn again ka, ay yun din ang faith na gagamitin mo para gumaling ka. At yun din ang faith na gagamitin mo para makuha mo yung pangangailangan mo dito sa lupa. Gusto ko pong isipin niyo yun. Hindi ka pwedeng maborn again kung wala kang faith. At kaya nga, ito po yung ginawa ni Abraham, ito yung ginagawa natin, kaya nga siya yung ang ama ng ating pananampalataya. Kaya sabi niya po rito sa verse 19,
hindi niya pinansin yung katawan niya na patay na. He considered not. E paano nga kapag kami nararamdaman kang sakit, no? May kirot, no? May nararamdaman kang pain, hindi ka makatulog, nahihirapan ka. E paano mong ipagpe-pray yung sakit mo? Hindi mo i-consider yung nararamdaman mo. Sasabihin mo, Lord, salamat sa kagalingan. Habang nararamdaman mo yung kurot nung sakit na yun, lalo kang magpuri sa Panginoon. Hanggang sa mamaya, magtataka ka, wala na yung sakit. Wala na yung sakit. Ay, hindi lang naman sakit eh. Pabalik-balik lang ako rito. Yung mga pangailangan mo, Lord, salamat doon sa pambayad. Lord, salamat sa pambili. Lord, salamat doon sa kasagutan sa kailangan kong bayaran. Lord, salamat sa ganito. Salamat sa ganun, Panginoon. Maging specific ka. Salamat, Panginoon, dahil sinabi ng iyong salita. Yun, making makulit ka lang. Ay, mga kapatid, ano po? Yung isang kakilala ko po, meron po siyang kidney stones, no? Nagkakampiyan. Meron siyang kidney stones. Ano nangyari sa kanya? In ultrasound, may kidney stone. Sabi nung doktor, kailangan kang operahan. No, nagko-confess siya, Lord, salamat sa kagalingan. Lord, salamat sa kagalingan. Eh, nagwiwiwi siya ng dugo na eh. No? Sabi niya, Lord, salamat sa kagalingan. Ngayon, sabi ng doktor, kailangan maoperahan. Sabi niya, Lord, salamat sa kagalingan. Masakit yung puso niya, hanggang likod yan. Masakit. Lord, salamat sa kagalingan. Alam niyo, hanggang sa in-schedule po siya sa operasyon, no? Confession, Lord, salamat sa kagalingan. Sa pamagitan ng mga latay mo, salamat sa kagalingan. Ano nangyari? Eh, ngayon, dumarating yung araw ng opera niya, ay, Lord, salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, doon sa pagtanggal mo dito sa mga batong ito, sa pamagitan ng mga latay mo. Magaling na ako. Salamat, Panginoon. Ay, dumating niyo po yung araw ng operasyon. Anong nangyari? Sabi niya, Lord, salamat sa kagalingan. Salamat sa kagalingan. Purihin ka, Panginoon, sa kagalingan. Sa pamagitan ng mga latay mo, kinuha mo na to, kaya hindi ko na kailangan kunin. Salamat sa kagalingan. Alam niyo, inihiga na siya sa doon sa kama at pinapasok na siya sa operating room. No, pero hangga't hindi pa siya nalalagyan ng anesthesia, Lord, salamat sa kagalingan. Salamat sa kagalingan. Ulit-ulit lang 'yan. No, bakit? Eh pinangahawakan siya. Eh nasa Bible yung pinangahawakan niya sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, nagsigaling kayo. Nasa tatlong lugar 'yan ng Biblia. No? Dalawa sa New Testament, isa sa Old Testament. Pinangahawakan niya na lumalakad na yung kama, papasok doon sa operating room. At confess siya ng confess, nakadamit na siya ng ooperahan siya. At ito po, nung ooperahan na siya, nandun na yung mga doktor at hihiwain na yung chan niya, nagpa-ultrasound pa. Sabi ng doktor, isa pang ultrasound. Alam niyo mga kapatid, nung in-ultrasound na, nakita nila yung bato, wala na. Wala na. Kakaiba. Eh, bakit kailangan hintayin pa yung nandun ka sa operating room? Eh, hindi ko po alam. Basta ang alam ko, ang kwento niya sa akin, sabi niya, Pastor Boy, hindi po ako na opera kasi wala nang ooperahin. Pinagaling na ako ng Panginoon. No? Eh, hindi ko lang alam po yung sa case na to, kung nabawi pa niya yung bayad niya o hindi pa siya nagbayad o hindi ko alam. No, kasi marami ako po kung alam mga ganitong mga kwento na hindi na nila mabawi yung bayad. Eh. Bakit? Kasi bayad na eh. No, pwede mo siguro ilaban. Hindi mo naman ako inopera. Hindi ko na po alam yung ganong case. Ang alam ko po, pinagaling siya ng Panginoon. Hindi niya kailangang opera. Kasi alam niyo mga kapatid, nung time ng Bible, wala namang opera. Ngayon na lang yan eh. No? Nung mga tao noon na nawala na sa pananampalataya, doon lang nagkaroon ng mga opera, pero sa Bible wala namang opera eh. Lahat sila pinapagaling lang ng Panginoon, at nung unang panahon walang doktor. Ang nagche-check po sa kanila yung pare. Yung pastor ang nagche-check. Sine-check yung katawan nila. Yung pastor nila, yung pare nila, yun ang doktor nila, pero nung naglumayo na po ang mga Hudyo sa salita ng Diyos. Ayan, pumasok na yung
mga ope-opera na yan. Hanggang sa mamaya, alam nyo, yung mga bungo ng tao, eh, pinupok-pok na eh. Minamaso na eh. Eh, may paniniwala nga sila na ano eh, kaya lagi nasakit ang ulo ng tao kasi may masamang espiritu sa loob. Kaya ang gagawin nila, bubutasan nila yan para yung masamang espiritu lumabas. Yun yung mga paniniwala nila na eh, nung mga unang panahon pa yan, wala pang Bible, ganun lang ginagawa nila. Pero nung time ng mga Hudyo, walang doktor, walang ope-opera. Ang doktor nila na nag-e-examine sa kanila ay yung pare. Eh, hindi naman nag-aral yun ng medisina. Bakit? Hindi kailangan kasi ang Diyos ang nagpapagaling. No, hindi nila kailangan ng doktor noong time na yun dahil ang Diyos ang nagpapagaling. No? Sabi niya ganun, kung gagawin niyo ang mga utos kong ito, sabi niya, aalisin ko ang sakit sa kalagitnaan niyo. Eh kung yan noon ay ginagawa ng Diyos sa mga lingkod niya, sa mga alipin niya, hindi ba mga anak tayo? Eh di ba dapat mas sa atin? Mamili ka. Yung anak mo, gusto mong pahirapan sa operasyon? Gusto mong pahirapan na operasyon siyang walang anesthesia? Gusto mo ba yung ganun? No. Kung pwede nga lang, ikaw lang papalit kasi ganun mo kamahal yung anak mo. At ganun po ang ginawa ni Jesus. Siya lang pumalit sa atin para hindi na tayo dumaan doon sa operasyon na yun. Isipin niyo po yan. Kinuha na ni Jesus yung mga sakit na yan para hindi na natin kunin. Kailangan lang natin paniwalaan. Yun lang ang part natin. Ngayon, kung dumapo yung mga sakit na yan, edi labanan natin. Bakit? Mayroon kasing promise si Lord na mananalo tayo. We are more than conquerors. Kinuha na ni Jesus yan para hindi na natin kunin. At dito po sa Corinto, sinasabi niya, kinuha na niya ang kahirapan para hindi na tayo maghirap. Ganun kakamahal ng Panginoon. At yung pagmamahal na yan ay para sa lahat ng mananampalataya. Lahat ng tatanggap sa Kanya, lahat ng mga magsisitanggap sa Kanya bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Kaya ang ganda ng, at isang pribilehyo ang maging isang anak ng Diyos. Sa Panginoon may pag-asa ka na maranasan itong mga bagay na ito. Ang hinihiling lang ng Panginoon, paniwala ka. Paniwalaan mo lang. Kasi ganun ka kamahal ng Panginoon. Posible to. Sa mga unbelievers, imposible yan. Pero sa ating mga nananampalataya, lahat ay posible. Panginoon, tinataas ko po ang mga nakikinig ng araling ito. Talain ko, Panginoon, maabot naming lahat yung mga bagay na inihanda mo para sa amin. Kinuha mo na ang lahat ng sakit at kahirapan para hindi na namin kunin. Hayaan mo, Panginoon, maranasan namin ang mga himalang ito. Sa aming pagtanggap sa iyong katuruan, sa aming pagtanggap sa iyong prinsipyo, sa aming pagtanggap sa iyong mga ibinigay sa amin. Nawa, Panginoon, maranasan namin ito at maipasa namin sa maraming tao na sa pamagitan ng mga latay mo, nagsigaling kami. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat na nakikinig. At maging pagpapala rin ito, Panginoon, sa mga tao na babahagi na namin, sasabihan namin. Sa iyo, Panginoon, kapurihan ngayon, magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, God bless you po. Salamat po sa imbitasyon. Nawa po, may nakuha po tayo na magagamit natin na mga kapatid, hindi mo kailangan maging beggar, hindi mo kailangan magimbal o mayanig ka dahilan sa mga bad news. Ang Diyos po ay always good news sa atin. Dahil sa kabila ng mga bad news na nangyayari po rito sa mundo, sige, magkagulo kayo ng magkagulo. Gawin ko yung trabaho ko. Pagka sobrang gulo na, kukunin ako ng Panginoon. Bahala kayo dyan. Alam niyo po, isa pa. Sa traffic, yung halimbawa nagda-drive ka at nagka-traffic-traffic na nawala, namatay na yung stoplight at nagkaganyan-ganyan na yung mga sasakyan. Sige, dumadaan ka ron eh. Inis na inis ka. Pero alam niyo, pag nakalusot ka, wala ka nang pakialam sa kanila. No? Isabihin mong ganun eh, bahala kayo rin. Nakalagpas ka na eh. At ganun po ang mangyayari sa atin. Pagka nagkagulo na itong mundo,
Pag na-rapture ka na, wala ka nang pakialam sa iba. Nakalagpas ka na. Ay God bless you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.